Kabansa, nakita mo nagpatay sindi yung mga ilaw natin. Pakita natin mamaya kung anong dahilan ng mga ganyan. Akala mo may multos bahay. Kabansa, chicken natin yung switch ng ilaw para makita natin kung bakit nagkaganon. Kaya ang kabansya madilim kaya nagpapatay sindi. So ang solusyon po yan, kala natin patay na yung sira na po yung ilaw natin. So ang gagawin po natin dyan kabansya, una chicken po muna natin yung switch. Ayan na po. Switch po ah. Kasi ang switch po niyan malamang marami pong langgam. Ayan po oh. Ayan po. Kita natin ang switch kabansa. Puro langgam. Day mga kabansa, Lopinch ng Hero Channel, nagbabalik. So, yung linawa natin kabansa, makikita nyo na nagpapatay sindi na yan. Ang una natin po yung chicken po dyan, yung switch, makikita nyo na switch. Ganito ang switch po niya, chicken natin. Ang ginawa po natin, kasi madalas kung nagpapatay sindi, tapos yung switch niya kabansa, titingnan natin. Titistingin po natin ang ilaw. Una, titistingin natin po yung ilaw kung ang ilaw po ba ay sira na o buo pa. So, ginawa natin kabansa, tinisting po natin yung ilaw, okay naman po. Tapos, tiningnan po natin po yung switch kasi karamihan po ang sira po dyan. Kung hindi ilaw, switch. Kung may fuse, maluwag o kaya breaker kabansa. Pero inuna po natin yung si switch muna. Troubleshoot po tayo. So, ginawa natin, binuksan natin to kabansa yung switch. Ito, binuksan po natin yan. So, makita natin kabansa, dito sa loob niya, puno po ng langgam. So, ginawa po natin, binuras lang po natin yon hanggat sa
matanggal ang mga langgam at saka yung mga buhangin po sa loob. Makita po natin, tapos yung nilalapatan po ng mga ano niya dito, yung mga bakal-bakal niya, kiniskis natin po ng screwdriver para po maalis po yung mga tai-tai ng langgam at saka yung mga ginawa nila pong bahay-bahay na mga lupa. So yan, wala na po ng langgam. Nalinis na po natin yung switch. Chinik po din natin yung kinakapitan po ng bumbilya. Yung nakaganto kabansa, chinik din natin yan. Ganyan po. Chinik natin po at kung maluwag po ba dito, maluwag, o dito sa loob, maluwag. Dito pabansa, kung maluwag. Yun, nakita natin, okay naman po siya. Ginalaw-galaw natin, in-screw natin. Mahigpit naman po yung pagka-screw niya pabansa. Kaya hindi naman siya basta-basta na gumagalaw. Kaya pinagpasya natin na walang problema po yung ilaw, wala din problema yung bukilya. So ang problema niya yung switch lang kabansa dito dahil marami pong langgam. So ginawa natin, tinanggal po natin yung switch, binras po natin, nilinis, tsaka po binalik natin. Tsaka kabansa, kapag kunyari ay ganito po yung switch niya, ganon din po yung gagawin natin. Ito po naman yung switch niya na nasa nakadikit po to sa plate, sa dingding. Hindi na po to na babaklas kasi pag baklasin po nyo to, kabansa, malamang sa malamang masisira na po yan. Hindi mo na mabalik sa normal yon. Pero madalas din to kabansa kapag ganyan, pinapasok din po ng mga langgam at saka ginagawaan po ng bahay sa loob. Kaya madalas, ganun din po, maririnig po nyo, parang kumukulo-kulo po yon. Kapag sinutes nyo, kumukulo-kulo, tapos nagkukurap-kurap yung ilaw, ibig sabihin po yon, maraming langgam sa loob. Ngayon, kung hindi pa kayo ready na baklasin yan, o kaya hindi kayo marunong magbaklas, ang gagawin po natin is ulit-ulitin lang natin ng switch po ng ganyan. Ulit-ulitin hanggat sa maalis yung mga ano doon, mga dumi doon sa nakapatong sa nag-ground na nagkukunik na mga ano niya, mga lata niya doon, o kaya mga ano niya, yung connection sa loob. Kasi mga bakal-bakal niya nagkukunik pag sinutes. Pag in-off mo, namamatay. Kapag in-on mo, nabubuo. Kasi nagpang-abot lang po yung mga ano niya doon sa loob, mga bakal niya doon sa loob na mga aparato niya, kabansa. Kaya nagpatay-sindi siya pag on-off. Ganun din po sa ganito. Ulit-ulitin lang din po nyo. Kung ayaw pa umilaw at saka nagkukurap-kurap yung ilaw, kabansa. Sa CD-CD mong ganyan, idiin mo ng mabuti. Magkaroon po ng ano yon, ng gas-gas sa loob. Tapos titingnan po nyo kung nakapirmi na yung ilaw, pwede nyo yun. Pwede na yung hindi na ipatay sindi. Pero kinabukasan po ulit, kapag napatay nyo ito, makaraanong ilang minuto na naman, gano'n na naman po yan. Magpukurap-kurap ulit yan pag sinwitch nyo, kung minsan hindi naaandar. Kasi madumi na po yun doon sa loob niya. Kaya kung marunong kayo gumawa, gano'n lang din ang pagkagawa doon. Kung may alam kayong konti. Ngayon kung
wala kayong alam sa electrical, kabansa, paggawa ninyo sa mga ano, electrician, kasi delikado po rin yan. Nakakuryente din po yan. Tsaka mamaya, makuryente pa tayo dyan. Ang gumagawa lang po noon ay yung may alam po sa electrical. Yan, kabansa. Sa ganito kabansa, mayroong din nagpatingin sa atin sa bahay nila kasi nilagyan po ng saksakan, dahil dating ilaw, lagyan niya ng saksakan. Pag pinihit niya, nagpuputok-putok kabansa, nagpukurap-kurap. So ngayon, kung ganun po yung trouble niya kabansa, huwag mo napilitin. Kasi ang ibig sabihin po niyan, maluwag na po yung mga ano niya sa loob, yung mga aparato niya sa loob. Ngayon, pag pinilit mong pihit yan at sumama at saka dumikit doon sa negative-positive niya, mag-disalign na po siya, puputok po yan. Cause pa po ng sunog kung hindi maputol yung linya ng pagputok niya. Magliliyab po yun. Mabuti kung automatic magputol yan, kung maliit lang yung mga wiring niya, mapuputol, puputok lang po yan. Pero kung matibay na ganito, hindi po puputok yan, liliyab po yan. Kaya delikado. Kaya pag ganyan mga kabansa, pag hindi rin nyo medyo alam at saka matakotin kayo sa kuryente, mabuti papa-check lang ninyo sa mga marunong kabansa. Kaso lang, yung pag-check po kasi sa mga marunong, talagang electrician, eh medyo may kamahalan ng bayad. Kasi ang mga electrician kabansa ay buhay po rin nilang nakataya dyan para maggagawa ng mga wire, lalo na yung medyo sa mainline. Mga buhay-buhay din nila nakataya. Yung konting pagkakamali mo lang dyan, kabansa, maaaring ikakamatay mo yan. Pero kung sanay ka naman, tsaka hindi ka nervyoso sa kuryente, pwede mong gawin yan. Yan lang naman ang may payo natin, kabansa. Pero ako, kung minsan, mayroon din mga customer po tayo na nagpapaservice sa bahay niya, ay mga sukay din po natin. Kapag maliit lang naman na troubleshoot kabansa, pwede natin puntahan kung malapit lang. Sabi ko, puntahan ko na lang kabansa. Kaya nung isang araw, nagpalit tayo ng ganito lang. Di, saglit lang naman po. Ako na lang nagpalit kasi natatakot yung may-ari na magpalit. Lagyan niya ng saksakan. Yan. Bigay lang po siyang ng pang merenda, 150. O, saglit lang naman po yun, na mga 15 minutes lang natin ginawa po yun. Di, siyempre tayo, nahiya rin naman tayong tanggihan yun. Gracia. Siyempre, tinanggap lang din po natin. Pero, yun naman po ay okay natin yun. At saka, tulong lang po din sa kanila, dahil siyempre magagabi na kabansa. Kailangan nila yung ilaw, hindi nila magagamit kasi nakitap lang po sila sa ibang bahay. So, yan na ang vlog natin today, kabansa. Paki-like and subscribe na lang po ang ating channel. Medyo matagal na po tayo hindi naka-vlog dahil palagi tayong maraming tinatrabaho. At saka marami na po tayong hindi nare-respond sa mga comment. Pasensya na kayo mga kabansa at maraming salamat din sa inyong pagsusuporta. Kahit paano ay nakakatulong din na para tumaas ang ating views at saka yung ating mga subscriber na nag-subscribe, ay maraming salamat din po. At paki-like at subscribe na lang po ang ating channel, Lopin Estrangero, para mayroon din tayong konting kaalaman sa pang-araw-araw natin na pangangailangan. Thank you and good luck. Bye-bye.